Mental health well-being. Ang paglayo sa tahanan ay maaaring magdulot ng malaking hamon, lalo na kapag ikaw ay hindi pamilyar sa bansa, kultura at wika. Ang Migrant Worker Community Program ay nagsisikap na mag-alok ng gabay at mga mapagkukunan upang tulungan ang mga manggagawa at komunidad sa pag-navigate sa mga pagbabagong ito. Ano ang mental wellness? Ang mental wellness ay isang panloob na mapagkukunan na tumutulong sa atin na mag-isip, makaramdam, kumonekta at mag-function. Ito ay isang aktibong proseso na tumutulong na bumuo ng katatagan, lumago at umunlad. Ang iyong mental health ay mahalaga at maaaring magkaroon din ng malaking epekto sa iyong physical at emotional na well-being. Ang mga kadahilanan ay nakakaapekto sa mental well-being. Ang paglipat sa isang bagong bansa at pagiging pamilyar sa isang bagong kapaligiran, sa wika, isang bagong lipunan ay mga proseso na palaging nagdudulot ng stress. Ang mga kadahilanan na nakakaapekto sa kalusugan ng isip ng mga migranteng manggagawa ay kinabibilangan ng kalungkutan, kawalang katiyakan sa pinansyal, kakulangan ng pagsasama, mga hamon sa wika at kultura, mga kahirapan sa pag-access ng mga serbisyong panlipunan, at pangangalagang pangkalusugan. Mga palatandaan ng potensyal na problema sa mental health. Maaaring mahirap isipin ang iyong sarili at kung nakakaranas ka ng mga hamon sa kalusugan ng isip. Maaari mong isipin na ayos ka lang, ngunit maaaring mapansin ng iba sa paligid mo ang mga pagbabagong hindi nila maipaliwanag. Ang mga palatandaan ng potensyal na problema sa kalusugan sa isip kinabibilangan ng mga pagbabago sa mga pattern ng pagtulog at pagkain, mga pagbabago sa iyong kalooban, madaling magalit, mawalan ng pasensya, hirap makayanan ang stress, hirap mag-concentrate, mga pagbabago sa itsura, pag-a-isolate. Mga hakbang patungo sa mental well-being. Ang mga hakbang na maaari mong gawin upang mapabuti ang iyong mental well-being, ang pagsubok sa mga bagay na ito ay makakatulong sa iyong pakiramdam ang mga positibong bagay sa buhay. Una, i-enjoy ang karanasan na ito sa pagtatrabaho sa Canada sa pinakamahusay na makakaya mo. Ang pagkakaroon ng pagkakataong makapagtrabaho sa ibang bansa ay isang bagay din na maipagmamalaki mo. At bagamat mahirap ang malayo sa bansa, ito rin ay isang magandang pagkakataon upang matulungan ang iyong pamilya upang mabigyan sila ng mas magandang kalidad ng buhay. Pangalawa, kumonekta sa ibang tao. Ang magandang relasyon ay mahalaga para sa iyong mental well-being. Kaya nilang tulungan kang bumuo ng pakiramdam ng pag-aari o pagpapahalaga sa sarili. Kaya nilang bigyan ka ng pagkakataong magbahagi ng iyong positibong karanasan. Kaya nilang bigyan ka ng emosyonal na suporta at payagan kang sumuporta sa iba. Mayroong maraming bagay na maaari mong subukan upang makatulong na bumuo ng mas matatag at mas malapit na relasyon. Gawin. Kung maaaring maglaan ng oras bawat araw upang makasama ang iyong mga kaibigan, halimbawa, subukang mag-ayos ng isang takdang oras upang kumain ng hapunan ng magkakasama. Ayusin ang isang araw sa labas kasama ang mga kaibigan na matagal mo nang hindi nakikita. Manatiling konektado sa iyong mahal sa buhay, sulitin ang teknolohiya para manatiling nakikipag-ugnayan sa pamilya. Ang mga video chat app tulad ng Facebook Messenger at FaceTime ay pakipakinabang, lalo na kung malayo kayo. Huwag dapat gawin. Huwag umasa sa teknolohiya o social media lamang upang bumuo ng mga relasyon. Madaling ugaliin mag-text, mag-message o mag-email sa mga tao.
Pangatlo, maging pisikal na aktibo. Ang pagiging aktibo ay hindi lamang mahusay para sa iyong pisikal na kalusugan at fitness. Ipinakikita rin ng ebidensya na mapapabuti rin nito ang iyong mental well-being sa pamamagitan ng pagtaas ng iyong pagpapahalaga sa sarili. Tinutulungan kang magtakda ng mga layunin o hamon at makamit ang mga ito. Nagdudulot ng mga kemikal na pagbabago sa iyong isip na maaaring makatulong upang positibong baguhin ang iyong mood. Gawin magbasa tungkol sa mga pagtakbo o aerobic na ersisyo upang matulungan kang gumalaw at mapabuti ang iyong fitness. Magbasa tungkol sa mga pagsasanay sa lakas at kakayahan umangkop upang mapataas ang lakas ng kalamnan, mapabuti ang balanse at mabawasan ang pananakit ng kasukasuhan. Subukang maglakad-lakad o tumakbo pagkatapos ng oras ng trabaho o subukang pumunta sa gym o isang bagay na pinaka-e-enjoy mo. Huwag gawin. Huwag isipin na kinakailangan mong gumugol ng isang oras sa isang gym. Pinakamainam na maghanap ng mga aktibidad na iyong kinagigiliwan at gawing itong bahagi ng iyong buhay. Pang-apat, matuto ng bagong kasanayan. Ipinakikita ng pananaliksik na ang pag-aaral ng mga bagong kasanayan ay maaari ring magpabuti ang iyong kalusugang pangkaisipan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng tiwala sa sarili at pagpapataas ng pagpapahalaga sa sarili. Tumutulong sa iyong bumuo ng sense of purpose, tinutulungan kang kumonekta sa iba. Kahit na pakiramdam mo ay wala kang sapat na oras o maaaring hindi mo kailangan matuto ng mga bagong bagay, maraming iba't ibang paraan upang dalhin ang pag-aaral sa iyong buhay. Gawin, subukan matutong magluto ng bago, alamin ang mga tungkol sa pagkain ng malulusog at balancing diet. Maaari mong subukang mag-aral ng bagong wika. Subukan ng mga bagong libangan na humahamon sa iyo tulad ng pagsusulat ng isang blog, pagkuha ng isang bagong sport o isang bagay na sa tingin mo ay kawili-wili. Huwag gawin. Huwag isipin na kailangan mong matuto ng mga bagong kwalipikasyon o umupo sa mga pagsusulit kung ito ay hindi ka interesado. Pinakamainam na maghanap ng mga aktibidad na iyong kinagigiliwan at gawin itong bahagi ng iyong buhay. Panglima, matutong magbigay. Iminumong kahi ng pananaliksik na ang mga gawa ng pagbibigay at kabaitan ay maaaring makatulong na mapabuti ang iyong kalusugan sa pag-iisip. Sa pamamagitan ng lumilikha ng mga positibong damdamin at isang pakiramdam ng gantimpala. Nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng layunin at pagpapahalaga sa sarili. Tinutulungan kang kumonekta sa ibang tao. Dapat gawin. Ang ilang mga halimbawa ng mga bagay na maaari mong subukan ay kinabibilangan ng ang pagsasabi ng salamat sa isang tao para sa isang bagay na nagawa nila para sa iyo. Pagtatanong sa mga kaibigan, pamilya o kasamahan kung kumusta sila at pakikinig sa kanila. Paggugol ng oras sa mga kaibigan o kamag-anak na nangangailangan ng suporta o makakasama. Pang-anim, bigyang pansin ang mga kasalukuyang sandali o tinatawag na mindfulness. Mapapabuti nito ang iyong mental well-being, kabilang dito ang iyong mga iniisip at damdamin. Tinatawag ng ilang tao ang kamalayan na ito na pag-iisip. Ang pag-iisip ay makakatulong sa iyo na mas masiyahan sa buhay at mas maunawaan ang iyong sarili. Positibong pagbabago nito ang mararamdaman mo sa buhay at kung paano mo haharapin ang mga hamon sa buhay. Kung isinasang alang-alang mo na kailangan mo ng profesional na tulong para makipag-usap sa isang tao o tumanggap ng profesional na payo, maaari kang makipag-ugnayan sa Ventanilla de Salud kasama ang Canadian Mental Health Association na makakatulong sa iyo, hindi ka nag-iisa. Napakahalaga ng iyong mental health.